Hindi ko po alam kung bakit nandito po si Engineer De La Rosa. Okay lang, bilang Engineer. Teka lang. Okay, bilang teka ano, lang, engineer. Pakinggan mo muna. Bilang ano, sasagutin kita muna. Bilang Engineer. Teka lang. Ang function ko, kasi manlalang ako rito ah. Bilang ano, teka lang. Nililinaw nga natin, nililinaw. Nililinaw natin. Bilang Engineer. Inaano ko lang ang analysis ko sa pangalan. Teka lang, nililinaw nga natin. Inaano ko na wala akong function na bagay. Nililinaw natin, nililinaw. Nawawala yung function ko bilang Engineer eh. Forman po. Ikaw ang nagiging engineer. Forman po. Hindi namin siya pwedeng sabihan na engineer, umalis ka. Ako. Pero nililinaw ko po. Wala pong function ang opisina namin na pumunta rito. Siya po engineer po namin talaga. Sabi niya engineer. Engineer po namin siya talaga. Pero hindi po siya inutusan ng hepe ko na pumunta rito. Oh. Yun lang po. Alam niyo, naging tahanan na to ng mga vlogger. Sa lahat ng vlogger, maraming salamat sa inyo. Dahil sa ginagawa ninyo, hindi niyo po ako tinutulungan. Ang tinutulungan niyo po ay siyudad ng Maynila upang ipalaganap ang mga magagandang nangyayari sa ating lungsod. Maraming salamat sa mga vloggers. Mga puro tuloy lang ang gibaan dito sa Kitingan Street. Okay. Situation dito ay wala yung may-ari. So gagawin titi pagkakala muna itong side na to. Pero tanggal po pati yung, ano, yung kanilang dingding sa harap. Tapos hindi pa dumarating doon yung clearing operation. Pero kanya-kanya na nagtitibag yung mga ano, mga constituent ni chairman dito, ganun. Hindi, flat na yan. Hindi, flat lang yan. Oo, wala problema. Pababawasan ko. Hindi kasi basta gawin eh. Opo, madali na po ito. Ako na po magpapabawasan. Ang galing. Wala lang magga-grinder eh. Oo, grinder. Sige po. Galing po. Ayan mga puro, ayun na, balikan lang natin kung ano na yung mga nangyari. So may butas na yun doon magandang bahay. May butas na hindi ko yung nakapayos. Tapos clear na yung mga halaman ni Kagawad, ni Secretary. Dito, yung tindahan. Nangangano ko eh. Dahan-dahan ko yan, baka masira. Bumigay yung maso ni Bossing. Ayan, sila na magtutuloy niyan. Even dito, ginabaan dito. Tapos kanya-kanyang tuloy na. Ayan, tanggal na yung wall doon, mga puro kanina. Tapos dito, laki na rin yung nasira dito ng kanya, sir. Ayan, may mga butas na kanya-kanyang tuloy na dito, mga burabang. Yung DPS team naman, ang kukuha ng mga nabasag na mga bato.
talagay dito sa truck. Tapos diretso na yan dun sa ano, sa tambak, tatambakan daw po niya na yung Manila Zoo. Ayan, even dito yung ano, kinakalas na rin yung kanyang ano, para magamit pa yung mga materyales. Alright, mga puro, punta pa tayo dun. Ay, na po bala magano nito ang business. Hey! Tapos ako yan, magagawin namin. Takalan ko na lang pala ang takalan ng aga. Nadaan na po ko dyan. Gigipala po. Sa inyo po ba yan, tita? Sa inyo? Hindi, ito. Kay De La Rosa. Ah, sa De La Rosa to. Iwala natin to, boss. Ah, boss. De La Rosa, boss eh. Alright, yan mga puro, punta pa tayo dito sa nangyayaring clearing operation. Dire-diretso daw mga puro, ang gandun eh. Alis. Ito, dinanay willing din siya magpagiba. Ang ano, wala siyang kasama kasi ang anak niya isa lang. Ang apo niya dalawa na sa trabaho. Gusto rin sana niyang pabutas kaso kami na nagdesisyon na hindi na kasi may mga gasol sa loob. May mga tangke ng gasol, may mga... Kasi baka mamaya magkaroon pa ng sulog. Kaya nga i-schedule na lang yung nanay yan. Pagdating ng anak niya, papatanggal na nila. Eh ito muna gigibayin namin. So mga puro, dito sa instance na to, hindi mabubutasan gawa na nga may mga gasol sa loob sa delikado. Pero rest assured, papatanggal din ni nanay yan. Kasi nga naman, kita nyo, talagang wala, lahat talaga giniba, di ba? Parang domino effect na to eh. Hindi po pwede may matitira eh, kasi may magre-reklamo. Kasi even kagawa, chairman, eh giniba yung kanika nilang ano, pag-aari. Construction. Tado kang gigil. Gigil ka. Si chairman, may nireklamo kay engineer. Inaano niya yung mga tao na okay na yun, inaawat niya. Kaya kayo magsabi po. Hindi nasabi na sa akin. Pati kayo Chief Garza nasabi. Ayun na naman po siya. Tapos yung aset ng parang litrato. Ang lumalabas sa kay engineer, ako yung nag-uobliga dito sa obstruction. Bakit hindi niyo po siya medyo na yan. Dinirikta ko na yan. Kaya hindi ko nga sa tinatansin. Tapitan niyo. Dinirikta ko na siya. Kawain niyo po ito. Sabi ko yung video. Dinirikta ko na siya. Sige po. Ayun o. Ano niyo po. Dinirikta ko na siya. Ito. Ayun po, lapitan niyo po. Ayun na, makakulay po na siya. Ayun na, makakulay po na siya.
Engineer, kasi ganito, di ba, alam niyo naman po siguro, utos to, hindi to utos ni Mayor Isko. Utos to ni Duterte. Apo. President Duterte. Sorry. President Duterte, binabasa DILG. Di ba po? DILG. Siya ang binaba kay Mayor Isko. Mayor Isko, DILG, binaba sa mga bawat barangay. So, di ba, alam niyo naman po, ang binigay sa amin ang memorandum ng DILG, 1 meter away, tatanggalin. So, wala kami magawa. Kahit ayaw man, kahit labag sa kalooban namin, sundin namin ang utos ng itaas. Diba? Kahit po kayo, hindi na alam niyo po yung kung nasaan yes, yung po, diba? Kaya kasi marami kasing lumalabas dito na mayroon po kayo nakakausap na okay na po yan. Tama hindi na po yan. Wala po problema. Hindi po sila talaga tanggalin po nila hindi pag po, kasi Wanin, ito ah, siya po, engineer namin. Opo. Pero, lilinawin ko lang po ang happy namin si Engineer Garza. Opo, alam po. Pero hindi po siya inutusan dito pumunta para magsalita sa mga tao, residente sa chairman, kung hanggang saan ang gigibayin. Kasi ang lumalabas ganito, Engineer, ako yung ako nagiging masama dito sa barangay ko. Dahil may lumalabas na may pumunta ang engineer dito na kumausap na ako yung pabalik-balik. Ako yung pabalik-balik dito para magpagiba. Eh alam niyo naman po, hindi lang naman po sa barangay siya, ko. Siya po yung engineer na yon, ma'am. Ako yung engineer na dumadaan dito madalas. Ikaw po daw ang nakausap nila. Nakasabi ako po, na nakausap na nila. Opo. Pag demolition, ako nakausap na nila. Hindi, sabi mo raw na yung mga bangket, yung mga sinakop nila, pag may nakalawit ng kapraso, eh ubra na yun. Oh. Ay, hindi nagigibain. Wala ko sinabi na ubra na kagad yun. Sila po mismo, mayroong nakausap. Pag lumampas sila sa encroachment, yun tanggal po kayo na po, alisin po. Ngayon alam, po, maging passable po talaga. Ngayon po sinasabi niya. Kasi po. Kaharap yung foreman, yung engineer, si Orlando. Puro foreman lang po kami, siya po engineer. Foreman. Ako po bilang engineer sinasabi so, ko sa akin sa inyo. Kasi engineer, ayaw ko kasi ako parang ang lumalabas doon, engineer ka. So katayo ang magkatuwang dito eh. Di ba? Wala namang kami karapatan magandang engineering. Engineer ang may natin. Dapat karapatan magdibag. Okay. Hindi po kami. Ang kami ang gutter na, yung lumagpas sa gutter, yun ang pinatitibag po. Yun ang pinatitibag. So yun ngayon, yung, kasi kaya, ano, kaya yung mga tao dito, ako yung nilalaglak. Hindi kayo lalaglak sa sinasabi ko po sa kanila. Dahil sinasabi nyo na okay na yan, magaganda yan, sayang. Ah, hindi naman po. Yung magaganda na sumobra, sa area po nila, lumampas sila, sumobra po dapat tanggalin po sila. Tama, tama sinabi mo. Ngayon, tama sinabi mo. Doon pa po, bilang engineer po, bilang nag-take out po ako noon po ng, bilang civil engineer po ako. Sana po ganun, engineer. Hindi po pwedeng baligtarin ko po yun sa institute namin. Meron ako nakausap na mga residente ko. Na po nagpunta rito, engineer na matanda. Ang sabi po, Chairman, okay naman pala kay engineer. Ang bait ni engineer kasi okay na lang. Hindi naman po ganun ha. So, kaya ako, pag nakatalikod ako, sasasabihin niya lang ganun. Kasi kaya ako nagpunta kay engineer Garza. Kasi bakit ganun? Na parang kami ang nilalaglag ni engineer. Ako, parang ganun. Katulad nung sa Sandico po, yung katulad nung inano nyo doon sa water station. Sinabi ko, wala pang permit kaya kailangan po, tanggalin po ito. Sana nga po, engineer. Sabi nila hindi na rin daw sana dapat. Po, sana nga po, engineer, tama yung sinasabi. Sana po, nasa, tama lang, nasa totoo lang po tayo. Yun po, yung kami unang po, ano po natin. Ang hirap wala pa po tayo rito sa lugar ng... Ang hirap po ng trabaho na namin. As bilang as chairman, diba? Alam niyo naman po, kami utos ni President Duterte ito. Ito po, lilinawin ko po. Bali, si chairman kasi lumalabas sa mga residente rito. Siya lang ang nagpupus na gibain. Kasi si Engineer De La Rosa, kinakausap. Hindi, ayun yung ibig sabihin ni Chairman. Kinakausap niya yung bawat residente rito na pag may lumagpas na okay, magandang bahay, okay na yon. Ito po, lilinawin ko po para sa kaalaman po. Ang utos po nang galing kay Presidente. Si Presidente, inutusan si Mayor. Si Mayor, inutusan si City Engineer. Ang City Engineer po namin, inutusan po si Engineer Garza. Tapos hindi ko po alam kung bakit nandito po si Engineer De La Rosa. Okay lang, bilang engineer. Teka lang. Okay, bilang teka lang, pakinggan mo muna. Bilang ano, sasagutin kita bilang engineer. Teka lang. Ang function ko, manalang ako rito ah.
bilang ano, teka lang, teka lang. Nililino nga natin, nililinaw. Nililino natin. Bilang engineer. Inaano ko lang ang analysis ko sa teka lang, nililino nga natin. Inaano mo na wala akong function na bagay. Nililino natin, nililino. Nawawala yung function ko bilang engineer eh. Forman po. Ang nagiging engineer forman po. Hindi namin siya pwedeng sabihan na engineer ang malis ka. Pero nililinaw ko po. Wala pong function ang opisina namin na pumunta rito. Siya po engineer po namin talaga. Sabi niya engineer. Engineer po namin siya talaga. Pero hindi po siya inutusan ng happy ko na pumunta rito. Oh. Yun lang po. Ayan. Kaya po, kami po hindi namin siya pwedeng paalisin kasi nga mga formal lang kami, mas mataas po ang posisyon niya. Kaya po ngayon, nililinaw ko po. Nagsasalita ka sa mga tao dito. Nililinaw ko lang po na si engineer po, siya engineer talaga, kami formal lang. Tayo patuloy nagko-conflict tayo. Ayun po, yun lang. Ngayon magsalita ka na engineer. Sinasabi ko naman na nirelay ko lang yung function ko bilang civil engineer na inaano ko lang sa inyo. Nagano lang, magbigay lang sila ng konting suggestion. Sa'yo, pwede na yun. Sa akin pwede. Paano naman yun? Wala naman ako. Paano wala kayo? Basta ko kami, kami bilang dalawang foreman na nandito po, ang sinusunod po namin utos kay sa happy namin. Hindi mo talaga kami dapat kontrahin dahil may pero kami utos sa inyo. Ayun lang po, ayun lang po. Pero siya talaga, ayun, nililawin ko ha. Engineer siya, kami formal lang. Pero wala kaming karapatan sitahin siya kasi mas mataas siya sa amin. Pero ang utos po namin ang gagaling sa Engineer Garza, ang happy po namin. Wala ko lang ilan sa inyo. Ang function ko lang, ginawa ko lang sa inyo. Umana lang ako rito, hindi ko kayo pinakailangan sa trabaho nyo. Sana ganun po, umpisa pa lang engineer. Bilang nga ng chairman, sana ganun kayo chairman, ganun, protocol po kayo. Kayo sinusunod ko, lahat ng ano nyo po, hindi ko inaano sa inyo yung kung sakali man. Lang, ganun ang sinabi mo sa residence. Noon pa po, nung luwalhati pa tayo, unang lang first meeting natin to, kay Ma'am Mel Henyoso, wala ko po nireklamo sa kanila. Kasi lumalabas, hindi lang ako nakasasalita sa'yo, engineer. Oy, sinabi nyo sa akin. Ngayon, sinasabi ko sa inyo kasi marami ako residente na nakausap mo na sinasabi ko. Ano po sa akin, lumapit sa akin sila. Sabi ko, ganun po ba yung ano? Sabi ko, okay lang po yun. Kasi ako yung nilalaglag mo dito. Siya nagsasabi kasi na, okay na yun, chairman lang ang may gusto nito. Nagsabi yung nag-petition. Kaya parang ako yung nilalaglag niya. Siyempre ako naman, sumusunod lang ako. Nung bago palang ginawa ito, sabi ko, kailangan wala tayong isa nangyayari, na iniiikot niya. Na namin yung mga... Ganun ang nangyayari, sinasabi niya na okay na yan sa mga residente ko, sa mga kagawad ko, nakausap niya. Okay na yan kasi maganda yung bahay nila, ganyan-ganan. At nakausap pa na yung anak ko. Okay na yan, sabihin mo kay chairman, basta... Yama, may question lang po, pwede po mag-tiyan. Biyan po tayo napunta sa... Business permit po ba nila? Nagagamit din po sa inyo? Opo, business permit, barangay business permit ang binibigay namin sa kanila para doon po sila magbayad. Thank you po, Chairman. God bless po. Hindi kasi matatapos yan, lalo tayo makikwestiyon dyan. Okay, butasan. Tuloy lang. Kung nasa area po, sinakop niyo po yung government property, hindi po, tanggal po talaga kayo dyan. Yun ang sinasabi ko. Hindi nyo naunawaan yung sinasabi ko. Sana po nung una yung... Baka kagad sinumbong nyo na pinipetition sila na anuhan sila. Yun ang unang sinabi mo sa resident. Ano ko, una-una pa lang ikaw, hinaano ako po. Hinay-hinay muna dahil kasi hindi yung mga nagagawa. Hindi po ako pwede maghinay-hinay. Kasi, dahil kasi wag muna kayo kumano ha. Sabi hindi ko, po pwede ako maghinay-hinay. Kasi pagdating ito, na namin yun, dito, tanggal talaga kayo. Sabi hindi ko, po ganun ang pagkakasabi mo. Ang sinasabi mo, hindi po pwede ako maghinay-hinay sa desisyon ko na to. Dahil alam niyo naman, engineer po kayo. Oo, oh, bilang hindi. Dahil kasi nga, biglang, alam ba yung kung mga biglang may mabagsakan po kagad kami, hindi mamatay naman kagad, wala pa ako insurance. Hindi naman po kayo ang nagigiba, engineer. Hindi ko, yung pag ano nga po, watcher lang po kayo. Yung point natin, pagdadaan. Ang mga po naman, medyo mainit yung discussion. Habang silipin natin yung nangyayari clearing operation. Ipag na yun sa, ano dito, upuan. Thank you.
Dire-diretso lang yung clearing. Diretso dyan. Ang Diyos. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo na lang talaga, tayo na lang dalawa. Talaga ang Superman, Mayor, grabe, the best.